ilang araw pa lamang nakakaraan matapos ang paglipat ng poong itim na Nazareno o ang tinatawag na traslasyon. Matapos nito ay pagdiriwang naman ang kapistahan ng Santo Niño na ginaganap sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tuwing sasapit ang ikatlong linggo ng Enero ng bawat taon, bahagi na ng tradisyon at kaugalian ng maraming mga Pilipino ay ang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño o Divine Child na kinikilalang patron ng mga bata. Maraming mga deboto nito ang naniniwalang balang araw, pakikinggan ng santo, ang kanikanlang mga panalangin. Kailan nga ba nagsimula ang debosyon ng mga Pilipino sa batang santong ito at gano'n na lang ito kung sambahin? Deboto ka din ba ng Santo Niño? Gaano na nga ba kalalim ang iyong kaalaman tungkol sa batang santong ito? Alam mo bang may mga natatanging kaalaman na bilang deboto ay dapat mo ring malaman? Yan ang tampok sa ating video ngayon. Kaya naman halika na at samahan niyo kong alamin ang mga natatanging lihim ng Santo Niño. Sa lahat ng mga simbahang Katoliko sa Pilipinas, bahagi ng pagdiriwang ang pagdaraos ng misa. Dinadaluhan ng mga may panata at deboto ang Santo Niño at ng iba pang Kristiyanong Katoliko na may debosyon sa Santo Niño. Pagkatapos ng misa ay ang prosesyon na tampok ang iba't ibang imahe ng Divine Child na hawak ng mga bata sa prosesyon. Ganito rin ang mga matatandang babae at lalaki at ang iba pang mga deboto at namamanata sa Santo Niño. Bahagi rin ng pagdiriwang ng pista ng Santo Niño ang pagbibigay buhay sa mga tradisyon na kaugnay ng kapistahan. Mababanggit na halimbawa ang Sinulog Festival sa Cebu City na tinawag na City of the Most Holy Name of Jesus. Ang Sinulog Festival ang sinasabing nagpakilala sa daigdig sa lungsod ng Cebu na nagdaraos ng nasabing pagdiriwang kapag sumapit na ang ikatlong linggo ng Enero. Sa pista ng Santo Niño, binibigyang buhay rin ang ati-atihan o street dancing sa Kalibo sa Aklan. Dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang bayan at lalawigan at maging ng mga dayuhan mula sa iba't ibang mga bansa. Sa lungsod ng Iloilo naman, ang pagpaparangal sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño ay sa pamamagitan ng Dinagyang Festival na isa na ring tourist attraction. Ganito rin sa Kabangkalan City, Negros Occidental na tampok naman ng sinulog na ipinakikita sa mga sayaw at drama ng kasaysayan, kultura at pagunlad ng lungsod ng Kabangkalan. Ayon sa kasaysayan, ang pista ng Santo Niño ay isa sa pinag-uukulan ng debosyon. Nagsimula ito sa Santo Niño de Cebu o Sugbu ang dating tawag o pangalan. Nang ibigay ni Ferdinand Magellan bilang regalo kay Reyna Juana ang imahe ni Santo Niño nang siya ay binyagan. Si Reyna Juana ay ang asawa ni Raja Humabon. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagpakilala kay Santo Niño sa mga taga Cebu, kung hindi ay ito rin ang naging isang napakahalagang karanasan. Ang representasyon ni Reyna Juana hawak ang imahe ni Santo Niño na binabasbasan ng kanilang mga tauhan upang mailayo sila sa sakit at masamang espiritu at maging importanteng bahagi ng sayaw ng sinulog. Nang mapatay si Ferdinand Magellan ni Lapu-Lapu sa Mactan Island at tumaka sa mga tauhan ni Magellan sa Spain, naiwan ang imahe ng Santo Niño. Makalipas ang 4 na dekada, ang imahe ng Santo Niño ay natagpuan sa nasabing lugar, sa Cebu, ni Juan Camus, isa sa mga tauhan ni Miguel Lopez de Legazpi na kasama sa ekspedisyon o paglalakbay. Nakakita siya ng isang kahon na may imahe ni Santo Niño. Ito ay napapaligiran ng bulaklak at mga figurin ng mga anito. Sa pagkakatagpo sa imahe ng Santo Niño, ang mga Kastila ay nahikayat na tawagin ng Cebu bilang Villa del Santísimo Nuestro de Jesús. Ayon sa mga mananalaysay, ang mga pagbabago mula sa pagsayaw ng sinulog at pagbubunyi kay Santo Niño ay naganap sa loob ng 44 na taon sa pagitan ng pagdating ni Magellan at Legazpi. Idiniklara ng Augustinian Order na ang naturang imahe ay milagroso at itinatag nila ang simbahan kung saan ito nadeskubre. Ipinangalan ito sa San Agustin Church at di maglaon ay pinalitan nito ng Basilica Minore del Santo Niño. Ang debosyon sa Santo Niño ay tumagal at sumulong sa kultura ng Pilipinas sa pagdaan ng mga siglo, lalo na sa rehiyon ng Visayas. Nagsimula naman ang debosyon at panata sa Santo Niño sa Espanya.
sinasabing si Santa Teresa ng Avila ang pinaniniwalaang nagpakilala sa imahe ng batang si Jesus na nakadami tulad ng isang hari. Mula sa Cebu, mahigit na 400 taon na ang nakalilipas, ang debosyon at panata sa Santo Niño ay lumaganap sa buong bansa. Marami na ring barangay sa iba't ibang bayan sa iniibig nating Pilipinas ang isinunod sa pangalan ng Santo Niño. At mula naman sa Europa, ang pamamanata ay ginawa na rin sa Asia at iba pang bansang Katoliko. Ang imahe ng Santo Niño ay nagpapagunita sa atin na may mga bagay na kahanga-hanga sa mga bata. Sila ang sinasabing pinakamalayas na nilikha ng dakilang may kapal. Katulad ng batang si Jesus, ang mga bata ay nagpapaalala sa atin ng kanilang kawalang malay, malinis na budhi ng pagiging simple, kababaang loob at pagiging matapat. Ang kawalang malay ng mga bata, ang kanilang mga ngiti, pagtitiwala at kasiglahan ay masasabing pinakamabisang panlaban sa pagkukunwari at kaplastikan. At mga pagkakamaling nagpapadilim sa daigdig ng mga matatanda o senior citizens. Ang imahe na ito ng Santo Niño sa Barangay Caloocan Sur, Binmali sa probinsya ng Pangasinan ay tinuturing na milagroso dahil lumalaki umuno ito at tila may buhay. Noong mapulot umuno ang naturang Santo Niño ay sinlaki lamang ito ng posporo, subalit ngayon ay sumusukat na ito ng mahigit sa 6 pulgada. Marami na rin itong nagawang milagro at patuloy na dinaragsa ng mga deboto. Isa ding imahe ng Santo Niño sa daraga sa Albay ang tila may buhay din. Bukod sa lumalaki ang santo, ang mga kamay nito at paa ay naglalangis na siyang ginagamit ng mga deboto bilang pamahid sa kanilang katawan. At ang mas nakakagulat na nagagawa umuno ng Santo Niño'ng ito, kung may katanungan na bumabagabag sa iyong kalooban ay kayang-kaya itong sagutin sa pamamagitan ng pagsulat. Marami pang mga pinaniniwala ang mga milagro ang nagawa ng batang Hesukristo. Subalit sa kabila nito, marami din naman ang hindi naniniwala at sinasabing ang mga ito ay mga imahen lamang. Subalit ano't ano paman, isa lamang ang napatunayan ng mga tao. At yun ay kung gaano katibay ang pananalig ng mga Katoliko sa kanilang pinaniniwalaan. Ang imahe ng Santo Niño at ang pagdiriwang ng kanyang kapistahan ay isang magandang tagapagpagunita upang ang mga bata ay mahalin, alingain at alagaan ang kanilang mga magulang at ng pamahalaan. Nakakalungkot lamang na isipin ngayon, maraming mga bata lalo na ang mga mahihirap ay napapabayaan ng kanilang mga magulang. Hindi na ibibigay ang kanilang mga wastong pagkain na kailangan sa kanilang paglaki. Bunga nito, mabagal ang kanilang pangunawa sa panahon ng kanilang pag-aaral. Ang ganitong kalagayan, kailangan at nararapat ang malawak, matiyaga at masinop na pagtuturo ng kanilang mga guro sa paaralan at ang pakikipagtulungan ng mga magulang. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw at mabuhay ang bansang Pilipinas!